Nasa kalahatian na po ng Setyembre at alam ko po ay excited na naman ang ilan para sa ating takutan ngayong hapon na ito mula po sa mga tunay na kwento ng ating mga legit na subscribers at mga listeners. Walang iba kundi sina Eliza, si Jay at si Janina ang bida sa ating subscribers si Lakbot Stories. Ano man ang inyong ginagawa sa oras na ito, regular ka man na tigapakinig, channel members o kaya syempre mga silencers at maging yung mga napapagawi lamang dito, welcome! Thank you! At syempre ang malupitang yo yo yo! Naka welcome back sa SHS! You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Mga kwentong ipinadala sa sindakstories2008@gmail.com na alam kong inaabangan po ni na Jeva Sanchez. Ganun na rin si Sir Dan Technogeeks at patiktik na rin si Isabel Myrene Rose Gonzaga, Janice Balisi, si Spicy Lips. At sabi niya dito, patiktik din daw po mga naririto. Sabi niya sina Cherry Libiran, Carl Justin, Tessa Aguilar, si Ryan Fautley. Ito na alam ko na bati na natin o natiktik na natin ito noon. Si Kenneth, Neil, Loriana at si Alexandra Victoria 44. Medyo nahihirapan ako guys kasi ano eh. Yung mga binabasa na po natin ngayon, makikita nyo yung mga ngalan ninyo sa YouTube. Ito na nga yung natawag dyan kasi YouTube handle. So kung ano yung pinili mong name, yun ang mag, alam mo yun, makikita natin. At parang ano na siya, Twitter, di ba? At Kenneth, ito, Neil Loriana. Kaya mahirap kasi dugtong-dugtong. Well, anyway, alam ko nakikinig po sa atin ngayon si Alexandra dahil may patiktik daw po siya. Nakikinig habang nag-aaral po para sa aking masters dito po sa University of West Florida. Maraming salamat po. Oy, pa-tik-tik na rin daw po ang kanyang hobby na si Conrad Castañares. Listener po ninyo kami since 2021. Thank you! Good luck sa iyong masteral at yun na rin sa iyong hobby na si Conrad. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. SHS, unahin po natin ang istorya ni Eliza. Pero bago yan, once again sa mga channel members, ang aming pagpapasalamat po sa lahat ng mga current members po natin dito sa channel. Naririyan po sa description section na may kita nyo po ang listahan ng inyong mga pangalan at yan na po, dyan na po namin kayo pasasalamatan sa description para babad na babad kumbaga. Anyway, ito ang kwento po ni Eliza. Mula naman po ito sa Facebook, Hilakbot Pinoy Horror Stories Facebook page. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Since madaling araw ko na po ito sinend Sir Red, sabi niya, good morning sa inyo. Sabi niya, hihingi lamang daw po sana siya ng opinion at maging sa ibang tigapakinig natin tungkol sa topic na glitch in the matrix daw. Actually po, kaninang 9 PM ko lang nalaman yung tungkol dyan at nabasa ko lang ito sa Reddit. Sa pagkakaintindi ko po is theory po siya na nagsasabing tayong mga tao ay nabubuhay lang daw po sa isang simulation. At minsan nagkakaroon ng problema sa simulation natin at kailangan na ayusin kaya nagkakaroon ng glitch. Ay, di ko po sure, sabi niya. Tatanong ko lamang po, sabi niya, yung tungkol daw dito kasi yung experience ko po is related doon sa glitch in the matrix daw. So kasi ganito daw ang nangyari. So kung halimbawa meron kayo idea tungkol dito or mas ma-expound po ninyo sa ating comment section, why not? Para nang sa ganon ay include natin ito sa susunod nating mga pag-uusapan. So hindi ko muna bibigyan kayo ng idea tungkol dito, although na pag-uusapan naman na po namin paminsan itong glitch in the matrix na ito. Pero somehow it's theory pa rin eh. Sabi natin kumbaga sa madaling salita or mas pinasimple, hypothesis lang nung ibang mga, alam mo yun, sabing malilikot ang isipan. But anyway, ito daw yung story niya na connected doon sa kanyang introduction. November 27, 2019 ay grade 12 po ako. Bali last day na po ng practice namin for cheering po iyon kasi foundation week po namin at
ito po ay natapat ng 28 to 29. So sa whole day na iyon, Sir Red, isang beses lang po kaming nagkaroon ng klase kay Ma'am Ria. Siya po yung teacher namin sa Entrep. So pagkatapos nun, magre-recess lamang po kami ng 20 minutes tapos start ulit ng practice. And then titigil po ng 12 na tanghali for 1 hour break, then practice na naman hanggang 5 p.m. Then kung gusto mag-practice pa, kailangan nang lumipat sa ibang lugar kasi bawal na sa school. Actually po, hindi naman po nagklase si Ma'am Ria. Nagpa-activity lang siya for 40 minutes, then nag-check na siya ng computation namin. So habang nag-check po siya, kami namang mga estudyante niya ay kanya-kanya ang ginagawa. Yung iba ay tahimik lang, yung iba nag-aayos na ng bag, yung mga nagtuturo sa amin ng sayaw na mga klase ko rin, eh chine-check na po nila kung naka-charge yung speaker at kung naipasa na yung tugtog na remix dun sa USB. And then yung mga mag-jowa ay naghihipuan sa may gilid na medyo madilim. So ako naman po, inaayos ko yung bag ko kasi nabutas yung wallet ko, kaya yung barya eh nagkalat po sa loob ng bag. So in short, lahat po kami nung time na iyon ay sobrang busy. Laking gulat na lamang po namin nang bigla pong kumidlat at kumulog ng malakas. As in, naalala ko nga po si Red na sabay-sabay nagtilian ang mga klasiko kahit yung mga lalaki dahil sa gulat. Lalo din kaming nagulat noon nang biglang tumayo si Ma'am Ria at naglakad sa gitna ng whiteboard, at pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Agad po namin siyang dinala sa clinic. Hindi na po ako sumama. Mga lalaki lang po yung sumama at nagdala sa kanya doon. So yung natira, kasama na po ako, ay dumiretso sa covered court para mag-recess at mag-practice afterwards. Concern na concern kay Ma'am Ria, ha? Sa lagay na yun, ha? Anyway, ilang sandali pa ang lumipas. Hindi na po ako sure kung gaano katagal ito, basta't nagpa-practice na po kami. Dumating na po yung mga lalaki na naghatid kay Ma'am Ria sa clinic, at okay naman na daw po siya, at para nga lang daw pong natutulog si Ma'am. Ang raw ng school doctor ay iwan na lamang daw po doon si Ma'am at siya na ang bahala. Naalala ko rin noon, narinig ko pa yung mga kaklase kong lalaki habang nagtitipon-tipon sa gilid ng court kasi 5 minutes water break namin noon. O 5 minutes ang water break namin noon. So nakikinig sila doon sa kwento ng limang lalaki na nagdala kay Ma'am sa clinic. Ang sabi, bago daw nila dinala si Ma'am, dinaan muna nila sa CR ng lalaki dahil hinipuan pa nila. Hindi ko po pala nabanggit si Ma'am Ria ang masasabi kong pinaka-famed na teacher sa school namin, at marami kasi siyang magandang qualities. Totoo? Nagawa pang gawa ng ganun? Anyway, maganda as in mabango si Ma'am, matalino at mabait. Naalala ko pa noon na close siya sa lahat ng kaklasikong babae dahil tanungan nila si Ma'am sa mga gamit pang babae katulad ng sabon, makeup, foundation, at syempre yung pabango. Kaya nung narinig ko iyon, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, pero pinili ko na lang manahimik. Yung mga klasiko kasing iyon ay kaklasiko na since grade 1, kaya nanahimik na lang po ako. So mga 11:40 noon, napagod na kami sa kakasayaw dahil paulit-ulit na rin po yung naituturo sa amin. Kaya nagpaalam na ako sa class president na magsi-CR muna, at pumayag naman siya. Plano ko noon na huwag nang bumalik at hintayin na lamang na mag-lunch break. So habang naglalakad ako pabalik sa room namin, napadaan ako sa room ng STEM students. Wala pong tao doon dahil nasa covered court din sila, pero dahil sa glass na bintana. Sabi niya dito, STEM students lang po kasi ang naka-aircon ang room sa amin sa school, at lahat po o karamihan sa mga classrooms ay hindi. Believe me or not, Sir Red, nakita ko si Ma'am Ria na nasa loob.
gulong-gulo po ako. Lalong-lalo na nang makita ko kung gaano din kagulo at na-disarrange ang lahat ng upuan sa loob ng room at si ma'am ay nasa gitna lang. Tulala po siya habang nakatitig sa kisame. Gulong-gulo yung buhok at kulay itim yung bra na lang. Gulong-gulo yung buhok at kulay itim na bra na lang po ang suot niya, maging yung paldang itim. Papasukin ko po sana siya sa loob pero nakalak yung pinto. So kinatok ko po siya pero nung nakita niya ako ay lumapit siya at hinampas yung salamin sabay sara ng kurtina. Kaya umalis na lang po ako. Dahil na rin sa maghapong practice, nawala na rin sa isip ko yung nangyari hanggang sa natapos nga po ang aming foundation week. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ano pa nga ba ang nangyari dito po sa kanyang teacher? At iyon nga po ang ating bubuhin either dito po sa ating Sindak Short Stories o kaya dito sa Hilakbot bilang isang compilation at isasama natin ito malamang dun sa isa pang nakita natin na kwento tungkol dito sa glitch in the matrix na ito. Ngayon ang tanong po natin, may idea na ba kayo? Halimbawa nasa live chat kayo ngayon or nandito naka-attend ng premiere, maaari nyo po kaming sabihan kung ano na ba yung idea ninyo pagdating dito sa glitch in the matrix na to. Kasi pagdating sa psychology kasi, maaaring sabihin nila na it has something to do kasi with REM. Alam mo yon kasi masyadong malawak or broad talaga yung usapin tungkol dito sa glitch in the matrix. Yung iba, ginagawa nila parang inahalin tulad nila ito sa parang deja vu, parang masasabi din natin sa mga paranormal, somehow kinokonekta ito sa mga doppelganger or yung mga nanggagaya na mga creatures or mga kung anong elemento. Pero kasi ako rin kahit ako naguguluhan ano ba talaga yung pinaka meaning nito. Hindi ko daw nagkakamali, meron ng film ito, hindi yung kay Keanu Reeves, hindi yung Matrix. Alam ko may film na ginawa na tungkol dito sa glitch in the matrix na ito. At maaari kung ating pagbabasihan itong kwento po sa atin ng ating first sender, pinaniniwalaan po kasi nila na maaaring simula nung kumidlat nga daw, simula nung bigla na lang na nagkaroon ng kidlat. Tapos biglang yun na nga na si ma'am, di ba, na nahimatay. Simula daw nung naging weird yung mga kinikilos daw ni ma'am. Pero itong medyo off sa akin dito sa kwentong ito, kung gaano katotoo, kung sakali mang totoo, pero napakabastos naman ng mga lalaking kaklase mo. Di ba na nagawa pa nilang gawan ng kahalayan, di ba? Si ma'am mo, na imbes na itakbo na lang nila, di ba? Yun ang medyo off sa akin sa part na yun, ha? O kung siguro kaklase ko, baka sinikmuraan ko. Totoo naman parang ulol. Alam mo yun? Hindi ko lang alam sa'yo kung totoo, kung gaano katotoo at na-verify ba yung narinig mong ito, Eliza. At sana nga, hindi totoo. Grabe naman ang ginawa nyo kay ma'am. Tapos nagkaganon na nga siya. Di ba? Anyway, i-comment nyo na lang guys sa ating comment section kung ano yung idea ninyo daw sa glitch in the matrix at kung paano ito ma-i-differentiate kumbaga sa deja vu na tinatawag, sa doppelganger o kung ano-ano pa mang mga tipong parang katulad nung isa rin kasi sa halimbawa naaalala ko yung tungkol dito sa discussion namin one time sa isang psychology forum, yung tungkol dito nga sa parang halimbawa maihahalin tulad ba or masasabing glitch in the matrix yung kakikita mo palang halimbawa sa alaga mong pusa kanina na nasa loob ng bahay tapos paglingon mo may kumakatok, may kumakalabog doon o kaya kumakaskas, kinakaskas niya yung kuko niya doon sa screen door tapos nakita mo na sa labas siya. So ano ba yon? Parang ganun mahaba kasi ang diskusyon tungkol dito at hindi kita mabibigyan agad dahil mabibigyan ng kasagutan or tuldok dahil sabi ko nga kanina maraming definisyon, sanga-sanga yung kaalaman tungkol dito at yung iba, lalong-lalo na yung iba pang mga nasa siyensya, mga psychologists na tinatawag, naniniwala sila na parang it's all in the mind and more on theory, more on alam mo yon, hypothesis, sabi nga nila na kailangan pa talaga ng proof
itong mga to. Anyway, maraming maraming salamat sa lahat po ng mga umorder. Ayan, dyan pwede kang mag-glitch in the matrix. Sabihin, pwede kang mag-ulit dyan. Oo, pwede kang umorder mamaya o order ulit bukas, ganun. O order pa more, sabi nga natin. Dahil sabi ko nga, nandyan po ang ating kape ni Lola Trinidad's Steep Coffee. Yan po yung nasa pulang pakete. Paki-check out na po kung ano yung available na mga flavors sa ating HTV merch sa Shopee. Meron pa rin po tayong drip coffee. Yan pa rin po yung pinakamabenta. Pero sabi ko nga sa inyo, same flavor lamang po sila ng ating steeped coffee. Sa pagkakaalam ko, hazelnut tsaka butterscotch ang nasa steeped coffee muna. At bukod nga dyan guys, syempre andyan na nga po, maraming salamat din kay Ash. Kung hindi ako nagkakamali, Ash ang pangalan niya sa Facebook eh. Pinost niya sa comment section yung in-order niya na corn coffee, yung kape ni Lola Trinidad. Corn, malunggay, and mangosteen coffee. So 3-in-1 po yun na malunggay, corn, and mangosteen. So sana po ay supportan nyo rin po yan dahil sabi nga natin ay nagre-reinvent naman tayo ng mga flavors. And in fact, ito nga din yung isa sa mga sinubukan ko, yung corn coffee. At parang ganun din po yung lasa niya sa rice. Pero sabi ko nga sa inyo, mas malinamnam itong corn coffee na ito. So subukan nyo, must try kasi limited stocks lamang po ito sa ating HTV merch, okay? So sana po ay makapag-avail na kayo at ma-check out mo na bago may check out ng iba. Second story naman, mula po dito sa ating sender sa sindakstories2008@gmail.com at siya naman daw po si Jay. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. September 9 po noon, Sir Red, and that was around 12 midnight na nang nakikinig ako ng mga true horror stories dahil nakasanayan ko na po na makinig simula umaga hanggang sa aking pagtulog. By the way, pagpasensya na lamang daw po ang kanyang naibabahagi o ibabahagi dahil first timer lamang daw po siya at itago na lang natin nga siya sa pangalang Jay. So anong nangyari kasi noon, Sir Red, nakatulugan ko na po yung pakikinig. Nang bigla nga po akong nagising. Pero gising sa panaginip. At tulog ang katawang lupa ko. Pakiramdam ko ay may humahawak sa kaliwa kong dibdib at sa kanan kong braso ay may pumipigil. Nararamdaman ko na may humahalik din sa leeg ko at pilit kong minumulat ang aking mga mata pero hindi ko magawa sa panaginip. Sumisigaw na po ako noon at tinatawag ko ang pangalan ng partner ko. As in sigaw kong sigaw kahit na po lumabas ang tonsil ko. Wala pong lumalabas na boses kahit na anong effort ang gawin ko. Hindi ko na rin po nakita yung mukha noon pero alam ko po'y mahaba ang buhok niya. At pakiramdam ko ay wala din po siyang suot pang itaas. Sa sobrang kaba at nervyos ko ay hindi ko na nagawang magdasal at paulit-ulit ko lang pinipilit na imulat ang mata ko at sa awa ng Diyos ay nagising ako ng tuluyan. Pero ramdam ko po, Sir Red, na parang totoo ang panaginip kong iyon kasi ramdam ko po na talagang parang may humawak sa akin na nararamdaman ko rin po noon na parang ang sakit din ng mga bahagi ng katawan ko na nabanggit ko. Sa sobrang takot ko noon at ayaw ko nang maranasan yun ulit, nagsimula na po ako talagang magdasal bago matulog. Noon kasi ay hindi talaga ako mapaniwalain o napapaniwala kaagad sa mga paranormal. Pero nung ako na ang nakaranas, tinitindigan ako ng balahibo sa tuwing naiisip ko pa lamang. Sana ay hindi na po ito maulit pang muli. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Alam mo yung ramdam na ramdam ko yung pagsabi niya sa bandang dulo na sana hindi na po ito maulit pang muli. Sabi niya, but parang kasalanan ko ano? Parang tunog kasalanan ko. Sabi, sana hindi na po ito maulit pang muli. Sabi niya, may exclamation point. Maraming salamat. Maraming salamat din. Sabi niya, kung mababasa at mapagbigyan po ng pagkakataon na ma-air yung karanasan ko, sabi ni Jay.
Naalala ko at hindi ito nalalayo doon sa experience po ni Calaverang Kiat. Di ba? Kung inyo matatandaan nyo, nag-share pa po siya ng picture niya na sino man daw mag-o-okray ng kanyang, alam mo yung binti na mabalbon, di ba, parang isusumpa niya. Parang ganun. Naalala ko kasi ganun din, na naginip din siya na parang may humawak sa kanyang, di ba, sa kanyang paanan. Tapos pagising niya, totoo na, parang totoong nangyari kasi nagkapasa siya eh. Yun yung nangyari, di ba? Nagkapasa yung mabalbon niyang binti, di ba? Huwag kang maghahamon sa babaeng mabalbon. And then, ano ba yung isang, pardon, babaeng balbon, mahilig sa ibon. pero wala pong connection yun doon. Pero kayo ba, may karanasan din kayo katulad nito ang naranasan po ni Jay at ni Calaverang Kiat na as in, mapapatunayan mong totoong nangyari kasi para nagkaroon ka ng pasa, nagkaroon ng masakit sa katawan mo. Diba? Na hindi pa rin ito ma-explain, guys, sa totoo lang, ng kahit na anong mga studies tungkol sa mga pagtulog, mga ganyan. Kasi iba-iba kasi ang nararanasan ng mga tao. And most of the time, kinokonekta po ito sa mga paranormal. Ngayon, kung halimbawa, ang feeling mo dito, yung parang nakita mo, nakahubad siya, tapos parang pumatong sa iyo. Diba? Yung ito nga yung incubus kung lalaki na demon na gumawa sa iyo ng ganyang kahalayan habang ikaw ay natutulog. Succubus naman kapag female demon na alam mo yon, para sa mga lalaking natutulog naman na parang feeling nila ay mayroon ding, alam mo yon, gumawa sa kanila ng gano'n na kahalayan. So yun yung alam niyo parang drain na ko ngayon. Drain na drain. Hindi pa nagsisimula talaga yung pinaka tag dito, yung quarter exams. drain na agad. Anyway, maraming salamat dahil naparirito ka na naman at sana'y nag-e-enjoy ka. Sana lang. At sana naman po ay supportan nyo po kami lalo sa lahat ng mga pinalalabas namin. Yung La Muerte noong August, sana po ay na-enjoy po ninyo at sana po guys ay na-share po ninyo sa inyong mga Facebook, sa inyong mga Twitter. Matulungan man lang po kahit isang view man lang, di ba? Para na sa ganun ay matuwa naman po yung writer natin, si Ivan Lee, na isa rin po sa mga nag-send or nagpadala din ng kanyang kwento sa ating Red Diaries Tagalog Love Stories. Kung nyo matatandaan nyo, nagmamahal kahit bawal, sa kanya po yun. At meron pa kami niluluto na isang mini-series sa Red Diaries. I don't know kung matutuloy at hindi ko pa alam dahil wala pa yung kopya sa akin. Parang mini-series na 3-part. So sana ay masuportahan nyo once na may ipalabas po natin. Ganon din yung iba pang mga ipinalalabas natin sa Haunted History, ganyan, sa Pulang Likido. Sana po ay maramdaman po namin na kahit papaano ay, alam mo yun, sulit naman yung pagod natin sa lahat ng yun. Anyway, third and last story na po tayo. So sana po ay naririto na yung mga pala-absent, naririto na yung mga kanina pa na hinihintay natin. Channel members, maraming salamat. At gawin na rin sa lahat na rin po ng mga nagpapa-super chat, super stickers. Si Misha noong nakaraan, maraming salamat, nagpa-super chat at, ay, super chat ba yun? Oo, maraming salamat sa inyo. Ang mga palagi din po nakikita ko na members natin na nasa live, si Louie Mark, Duterte, si Samson, yan yung mga hindi na nawawala. Yung mga regular natin, si Harry, si Mind of Shinigami, at marami pa, si Ashley Analex, parang ganon. So, nami-memorize ko na kasi almost lahat ng mga tag dito, yung mga live chat po natin tuwing premiere, ay meron naman po, kasama nyo po dyan yung admin natin. Hindi nyo lang po alam na nandyan siya, hindi lang minsan nagpaparamdam, pero nasa premiere po natin ini-screenshot kung sino-sino yung mga nakikinig at nang ito yung sinesend sa akin at nakikita ko po na the usual, the same people yung nakikita natin at maraming salamat dahil hindi kayo pumapalya. At ngayon na rin sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, just in case may mga na-encounter kayong ads, kailangan din po talaga natin to dahil para nang sa ganun ay meron at meron din po tayong pang-sustain kumbaga sa mga bills talaga nitong ating production. So yun lang po naman. Maraming salamat kung halimbawa talagang kayo ay yung solid talaga na hindi nag-i-skip ng mga ads. O kaya ganun na rin sa mga naka-YouTube
YouTube Premium. Maraming salamat. Anyway, susuklian na lamang po namin ito ng mga iba pang mga kwento sa mga susunod pang buwan hanggang sa magtapos ang taon. Okay? So ito, third story naman po natin. BPO at ito nakikita ko na naman dito base sa kopya natin. Well, anyway, maraming salamat at nakapagpadala na naman ito pong ating isang sender o listener na si Janina. Mula naman po ito sa Alabang. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Trainee po ako noon sa isang BPO sa Alabang, Sir Red. Ewan ko kung matatakot ba kayo, pero ngayon pa lang sasabihin ko po na hindi kasi ako ganun kagaling ng... Nagbigay pa siya ng pangalan. Kagaling magsulat. So sana po'y maintindihan ninyo. Para sa inyong imagination, ganito po kasi yung building namin. Nasa 9th floor po yung training room, then nasa 8th yung locker room ko o locker namin. Ang ginagawa ko kasi, pag open nung elevator, kahit paakyat, sasakay na ako para hindi mag-overload pababa ng 8th. So, eto na nga. About sa elevator, tapos na po yung shift ko noon and punuan as usual. Pagpasok ko pa lang noon, Sir Red, ay may feeling ako talagang hindi tama. Bigla po talaga akong kinabahan for no reason. Hindi naman po ako takot sa enclosed spaces. Pero iba yung kaba na nararamdaman ko noong time na yun. Kaya nag-decide po ako na lumabas at naghagdan na lang. Nakakalimang hakbang pa lang ako palayo sa elevator. May nadinig po akong lumagabog. Ewan ko po kung ano yun basta't sumigaw yung mga tao sa loob ng elevator pati na rin yung mga nasa labas. So good thing talaga ay lumabas ako. Then this one time, sa elevator pa rin. Pagsakay ko sa 8th, paakyat ng 9th, nagpasukan na ang mga tao tapos overload. Group of girls yung last na pumasok at apat sila at mukhang newly hired. Lumabas yung dalawa, so okay na, hindi na siya naging overloaded. Dahil nga grupo sila, sumunod pa yung isa tapos sumunod din yung isa pa. Pagtapak na pagtapak nung pinakahuling babae ay sumarado yung pinto ng elevator as in malakas. Kaya nagulat kaming lahat at napasigaw. At yun nga, na-stuck na kami. So dahil nakakaawa naman at naipit yung babae, we called for help at wala kaming tigil sa pagpipress ng alarm. And at last, after 5 minutes, nabuksan din iyon. Lahat kami nakaharang yung kamay sa may pinto ng elevator every time na may lalabas dahil nagka-trauma kami na baka bigla na naman itong magsara. Pero fault talaga ng elevator. Sana kasi ay regularly na chine-check ito or kinakalibrate or whatsoever yung term nila basta't dapat ayusin dahil araw-araw itong nasa operasyon. And then susunod ko po na kwento ay yung nasa restroom at break time. Of course, we were informed about Junjun, pero nung time na iyon, dalawa kami ng wave mate ko ang nasa loob. Nag-aayos ako ng buhok ko nung time na iyon at dun ako nakaharap sa salamin sa ibabaw ng lababo. Then sa left side ko naman ay may salamin na malaki. Yung kita yung whole body. So habang more ang chika namin, more din yung tawanan namin. Pero may nakita ko, Sir Red, sa peripheral vision ko. May something na gumalaw doon sa salamin at parang kulay itim ito at sinisilip kami. Kumbaga parang lilitaw yung ulo niya tapos biglang mawawala na naman. Tapos sisilip na naman at yun nga yung paulit-ulit na nakikita ko pero hindi ako sure kung ano yun. Pero alam kong kulay itim siya. Imposible kasi dahil kita ko ang ginagawa namin nung kasama ko. So napatingin ako sa left ko and to my surprise, wala po talagang kahit na ano doon. Kaya ang sabi ko sa kasamahan ko, tara, balik na tayo.
at bumalik na rin po kami afterwards. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So, binanggit po niya dito sa kanyang kwento kung saan po yung part ng building or ano yung name ng BPO company na yon. Pero sabi niya sa bandang dulo, PS, wala na daw siya, hindi na daw siya connected noong bago mag-pandemic. Since 2018 daw, resign na siya. Pero ilang beses daw po niya na naranasan pa yung pagpapakita ng itim sa CR. Yun bang parang may sumisilip. Sabi nga nila, kumbaga kahit sabihin na natin na nakakaumay talaga yung mga kwento ni Junjun, yung mga kwento ni Chichi, sino pa ba si Pempe? Sino pa ba? Yung mga inuulit-ulit na pangalan si Tonton, di ba? Ang dami kasi pinapangalan, depende na lang . Pero sabi nga nila, ang mga ghostly apparition, lalo na kung mga bata, huwag daw tayo masyadong... Alam mo yun, magtitiwala na parang lalapitan, kakausapin ka agad kasi somehow, ito daw po ay paraan ng mga demonyo para daw po makalapit sa tao at makikommunicate at baka mamaya, as worst comes to worst, talagang aangkinin yung iyong katawan at sasaniban ka. Kasi sabi nila, madali daw talaga nilang, ang ginagawa daw nila para madali nga daw po makakonect sa mga tao ay magpapakita sila or gagayahin nila ang imahe ng mga bata. Para daw at least 'di ba yung kakaawaan natin at hindi talaga yung nakakatakot yung makikita mo kaagad. So beware daw dapat dito sa mga ghost na bata, 'di ba? Anyway, kung ano pa man yung iba pa mga paniniwala niyo guys, sana po ay dagdag niyo diyan sa comment section. Kung ako man ay nagkakamali sa ibang interpretasyon, walang problema po 'yan. Basta ang alam ko, magkakape ni Lola Trinidad tayong dalawa. Toast pa tayo dito. Medyo lumamig na nga yung kape natin. Ayan, corn coffee, corn, malunggay, mangosteen coffee po ito. 3-in-1, bagong product po ni Kape ni Lola Trinidad. I-like nyo na po ang Facebook page, Kape ni Lola Trinidad. Kulang na lang mag-live selling tayo. Pero ay, ginawa ko yung live selling nung nakaraan sa TikTok. Wala atang nanood sa inyo, no? Oh, buti na lang. Buti na lang, wala naka-screenshot ng mga ginawa namin doon nila, nila RJ, nila Abby, nila di ba no? Nila Zijan. Anyway, buti na lang talaga, buti na lang. Although meron po nag-order, pero nung nag-order po siya, wala na ako kasi ako lang nag-intro ng mga coffee, no? Yung meron nga, itong corn coffee kasi ito yung pinakabago nung time na yun. Matagal na yun, July, kung ako nagkakamali, July or June, parang ganun. So buti na lang walang nakakita sa inyo. Anyway, maraming salamat. Ito yung order ka na ha. Maraming salamat po sa mga tiga Albay, Ilocos, sa Tondo. Yung mga iba pang mga nakakarating po dyan na mga product po natin. At ganun na rin sa lahat ng mga sumusuporta. Sa lahat po ng ating mga podcast, sa mga social media natin at sa iba pang mga brother YouTube channel natin. Maraming salamat guys, kahit pagod po ang inyong lingkod, at least kahit papano nakapaghatid po tayo ng kwento na katatakutan ngayong hapon na ito. Maraming salamat. Tuloy-tuloy na mga hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. Love you guys. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.